ang agila at ang maya. Isang agila ang kasalukuyang lumilipad sa kalawakan. Buong yabang niyang iniladlad at ibinuka ang kanyang malalapad na pakpak. Habang patuloy siya sa kanyang paglipad, ay nakasalubong niya ang isang maliit na ibong maya at hinamon niya ito. "Hoy, Maya, baka gusto mong subukan kung sino sa ating dalawa ang mabilis lumipad." Buong kayabangan ni Agila, kaya naipasyan niyang tanggapin ang hamon nito para maturuan niya ng leksyon. "Sige, tinatanggap ko ang hamon mo. Kailan mo gustong magsimula tayo?" Natuwa ang Agila. Hindi niya akalain na tatanggapin nito ang hamon niya. "Aba, nasa iyo iyan. Kung kailan mo gusto." Buong kayabangan sagot ni Agila. Napatingin ang Maya sa kalawakan. Nakita niyang nagdidilim ang kalangitan. Natitiyak niyang ang kasunod niyon ay malakas na pag-ulan. "Sige, Agila, gusto ko umpisahan na natin ang karera ngayon na. Pero para lalong maging masayang paligsahan natin, ay kailangan bawat isa sa atin ay magdadala ng kahit anong bagay. Halimbawa, ang dadalhin ko ay asukal. Ikaw naman ay bulak." Tumawang Agila sa narinig na sinabi ni Maya. Tuwang-tuwa talaga siya. Bakit nga naman hindi eh? Mas hamak na magaan ang bulak na dadalhin niya kumpara sa mabigat na asukal na dadalhin naman ito. "O ano, Agila, payag ka ba?" Hintag ni Maya. "Aba, oo, payag na payag ako." "Sige, doon tayo mag-uumpisa sa ilog na yon at doon tayo hihinto sa tuktok na mataas sa bundok na iyon," wika pa ni Maya. Gusto nang matawa ni Agila sa katuwaan dahil tiyak na ang panalo niya, subalit hindi siya nagpahalata. At sisimulan nga nila ang paligsahan. Habang nasa kalagitnaan na sila ng kalawakan, ay siya namang pagbuhos ng malakas na ulan. Nabasa ang bulak na daladala ni Agila, kaya bumigat ito ng husto. Nahirapan si Agila, kaya bumagal ang lipad niya. Samantalang, ang mabigat na asukal na daladala naman ni Maya ay nabasa din ng ulan, kaya natunaw ito. Napabilis ang lipad ni Maya. Dahilan sa pangyayari, unang nakarating si Maya sa tuktok ng mataas na bundok at tinalo niya ang mayabang na agila. At yan ang kwento ng agila at ng Maya. Kaya lagi nating tatandaan, mga bata, maging mapagpakumbaba anuman ang ating ginagawa. Pahalagahan natin ang kakayahan ng ating kapwa. Gamitin ang talino sa tamang paraan. Hanggang sa susunod, mga bata, paalam!